Mayroon magandang araw sa ating lahat mga show. At sa araw na to, magre-review tayo ng ating Champ Pro 3 4K Ultra HD Wi-Fi. Ito ay kabibili ko lang. At gusto ko itong i-try at ipapakita sa inyo yung video quality niya. Kung maganda ba siya kung para mo doon sa GoPro. Actually, mumurahin lang ito mga show. So, nasa $50 lang ito kumpara mo doon sa GoPro na $450. Yung nagustuhan ko lang dito kasi low budget lang ito mga show. Tapos, alam mo na, umpisa pa lang tayo sa ating YouTube. So, iwasan muna natin mag-invest ng malalaki. Kumbaga, practice lang ito. At sana naman makatulong itong video na ito para maka-decide kayo kung gusto nyo bumili ng ganito. Kasi papakita ko sa inyo isa-isa yung video, anong tawag nito? Yung video quality niya. Mayroon siyang 4K, mayroon siyang 1080p, at mayroon basta lahat ng mga pictures na nandito, ipapakita ko sa inyo. So, ito pala yung kasama niyang casing dyan sa loob. Marami siya mga accessories at hindi ko na lang ipapakita dahil marami naman yung nagre-review. So, tayo. Ito na naman tayo mga show. So, shoot na naman natin ito ng 4K at 30 frames per second. Ayan po. Ayan po ang ating camera. At ayan po sila. Kita natin yan. Ayan po ang ating camera. So, 30 frames per second. 4K. Ayan po mga show, yan po yung ating 2.7K at 30 FPS. Yan, nakikita nyo yung quality ng ating video. Ayan po. Yan po ang 2.7K at shoot in 30 frames per second mga show. So, shoot tayo naman ng 720p at 30 frames per second. Ayan, kita natin kung paano magka-cut sila doon mga show. 50 frames per second. Ito na naman ang susunod na video natin mga show. So, shoot natin ito ng 720 frames at 60 feet per second. Ayan. Sa labas tayo. Ito mga show, so shoot tayo naman ng 720p at 30 frames per second. Ayan, kita natin kung paano magka-cut sila doon mga show. 50 frames per second. At yung settings natin naman ngayon mga show, ito naman yung settings natin guys, nasa 1080p at 60 frames per second tayo. So, hi guys, at nandito na po si Kusina ko to. Welcome Kusina ko to. Ayan po. Hi, alright. Sinatry ko kung huling-huli sa camera. Huling-huli sa camera. Hello. Hi ka naman, hi ka naman dyan, Kusina na pintar. Hello! Hello mga pangga. Ayan, super mega organic shout out everyone. Tumbong na, tumbong na. Ayan. Let's start the day with a ding. With a D. Let's start the day with a bang. Bang, bang, bang. Yes, aguy, 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 aguy. Tabang mga langit eh. Baka magkawa kasi kayo sa kakasinginig. Alright mga show, at ito ipapakita ko na sa inyo yung actual talaga na camera niya. Kasi kanina yung sa umpisa ng aking video, hindi nyo nakikita dahil ito yung ginagamit ko na vini-video ko. Kaya ito ngayon, papakita ko na sa iyo at i-demo natin kung paano natin to i-operate. Ito yung pangalan ng kanyang model. Mga guys and mga show, ito ay Gen X
Champ Pro 4K Ultra HD. At ito ay nabili ko dito sa Saudi Arabia ng around 219 riyals. So, 2,000 plus yan sa atin. Maybe, almost 3,000. At ito naman, ito yung kanyang switch button. Ito ang gagawin mo, long press mo lang. Pindutin mo lang ito ng long press. Okay. At saka mag-open na dito sa harap. Dito sa taas, ito yung kanyang... So ito, ito yung mode setting niya. Pag pindutin mo ito, ayun, lilipat to ng ibang settings. Lilipat siya ng camera. Pindutin mo naman ito ulit. Lilipat siya ulit doon sa ano to, parang running settings, slow motion at 70p at 90 frame per seconds. Maglibog niyo ba ng F o V, mga siyoy. And then, pindutin mo naman ito ulit. Pupunta ka na sa settings. Pag nandito ka na sa settings, pindutin mo itong OK sa taas. Pindutin mo yung OK. Ayan. Lalabas na dyan yung sa taas. Yan yung video. Yan yung camera. Yan yung... Click mo yung video. I-click mo yan. Kasi nandyan na tayo sa... Ano ba ito? Oh. Yan tayo sa... Yan, nandyan na tayo sa video resolution. So, pag i-click mo yung OK sa taas, click mo. Ayun. Pupunta na tayo doon sa video resolution. At mayroon tayong pagpipilian dyan. Yung una, hindi masyadong mag... hindi masyadong clear, diba, mga guys, mga show. Yan yung una, yan yung 1080p at 60 frames per seconds. Ayan. Click mo yan pababa. Bababa, yan. Ikita mo na dyan. So, lilipat siya sa... Lumipat siya doon sa 1080p at 30 frames per seconds. Ganun pa rin. Click mo naman pababa. Lilipat na naman siya ulit doon sa 720 frames per seconds. Kasi nasa sayo na yan. Ito talaga yung video resolution niya. Kung saan, kung anong settings yung gusto mong isushoot sa video mo. Gusto mo ng 4K, gusto mo ng 1080, gusto mo ng 720p dyan. Click mo ulit itong sa likod. Ito. Ito yung mode button niya. Para... Pupunta ka dito sa My X para tuloy-tuloy na mag-umpisa ka na mag-video. Pupunta ka. Click mo lang yan. Pag-click mo, ayan, nakikita mo. Lumipat siya doon sa My Camera. Kung ulit yung mode, pupunta naman siya sa Settings. Tapos click mo ulit, pupunta siya sa X. Yung ibig sabihin yung X, exit ka. So, hindi yung X na X mo. Ayan. Hugot. Ayan. Pindutin mo yung OK. Okay. Nandun ka na sa OK. So, ito, yung settings na yan, ready na siya. Kung gusto mo na mag-video, ready na siya dyan. Yung settings niya, nandun siya sa 4K at 30 frames per seconds. So, kung gusto mo na mag-video, ayan, pindutin mo lang yung OK. Pindutin mo yan. At andyan. Umumpisa na yung video. Nakikita nyo dito sa baba. Ayan. Nag-start na yung count ng seconds ng video mo. Okay, kung stop mo na, dahil for the demo purpose, stop na natin. Pindutin natin ulit yung OK. Ayan. Nag-stop na siya. Ayan. Pag nakarating ka na dito sa settings na yan, yung logo na yan, click mo ulit yung OK. Ayan. Pindutin mo yung OK. At pagkatapos, ayan, nandito, bumalik na tayo sa my resolution. Ayan yung video. So, lilipat tayo sa camera. Click natin ulit itong mode sa harap para itong line na to lilipat dito sa my camera. So, click mo yung mode. Ayan. Kung gusto mong palitan yung anong tawag nito, yung ano ba to? Yung photo resolution, click mo naman ulit. Click mo lang yung OK. Click mo. Ayan. Tapos ito, scroll down, scroll up, ganun pa rin. Oh, gusto mo 5 megapixel yung resolution. Ayan. Tapos pindutin mo dito sa taas. Pero sa akin, ito nakasit na to ng 16 megapixel. Ayan. Ulit. Lilipat na naman tayo. Lilipat tayo dito sa, anong tawag dito? Ayan. Ayan yung exposure niya. Ayan. Dito, i-explain ko sa inyo, maraming arrow dito sa baba. Maraming ano to, parang box dito. Ito yung mga selection.
Halimbawa, ito kasi may wifi ito. Kikita nyo. Ay, hindi pala nandito ito sa may plastic. Ito. Saan ba yun? Ito, ito. Ayan. Ayan, may wifi connection. Okay. So, kung gusto mong i-connect to ng wifi, ayan, sana yun. Okay. Connect mo ng wifi. Press mo ulit yung up and down arrow. Press tayo ng down. Ayan, kakonnect na ng wifi. Tapos, click mo yung okay. Ayan. Okay. So, naka-set na yan siya ng wifi. So, pag magkukunik ka ng wifi sa cellphone mo, dapat wala kang, hindi ka nakakunik sa ibang internet o hindi ka nakadata. Talagang i-switch off mo yun. Tapos dito ka kumuha ng wifi sa camera mismo nito. Kasi may wifi ito. Tingnan nyo, may wifi number yan. May wifi password. At ito yung wifi, ano yun. Ayun, mabilis mag-off to. Ayun. At siguro separate na yung explanation ko doon sa wifi. Kasi parang mabahaba lang yung video natin. 15 minutes lang yung isang upload ko. Kasi ano, beginners pa. Di pa pwedeng more than 15. Ayan, so balik na naman tayo sa mode. Diyan yung mode. Click na naman tayo ulit. At dito, pupunta na tayo sa language. Yan, language settings yan. Format. At tapos dito, my date, my time, my format. Itong format na to, ito yung ginagamit na yung ipoformat mo yung SD card mo. Kasi hindi mo naman ito magagamit. Hindi ito gagana pag wala kang SD card. So, binibili mo. Pag bili mo nito, walang kasamang SD card. So, bibili ka ng SD card. At yung recommendation ko sa inyo, mas maganda yung kung mas malaki yung memory ng SD card. So, mas better na yung bilhin nyo. Sa akin, bumili ko ng 128 GB na SD card. At yun, lubat, mga ilang lubat na hindi pa na pupuno yung aking SD card. Ano pa bang explain ko dito? Kasi itong iba. At yung in-explain ko lang, ito lang yung basic na talagang magagamit mo. Yung iba dito, yung mga settings, factory settings, yung date and time, basic na yan. Basic. Okay. Ganon. Click na naman tayo ulit dito sa mode button. At pupunta tayo sa X. Ito yung X. Exit. Okay, X na tayo. Click mo yung okay. Ayun, babalik na siya. At yan yung video. At 3D na yan. Magbi-video. Oh, nasa na yung background natin. Nawawala. Nag-off yung aking likod. Okay, ayan. So, ang susunod na try ko kung kakasya. Parang hindi yata kakasya dito. So, hati-hatiin ko na lang to. So, mayroong part 2 dito sa aking unang video. Doon ko na lang itutuloy sa kabilang video na naman. So, ang susunod natin gagawin ay lalagyan natin to ng SD card. Tapos, kukuha tayo ng video. Tapos, lilipat natin sa card reader. Tapos, ilalagay natin dyan. Para i-save natin at i-upload natin sa ating video editor. Kung anong gamit nyo, kung anong laptop na gamit nyo. Ayun, yung sa akin ang gamit ko, ito yung Apple na laptop. Kaya ito yung mga format. Kaya magpo-format tayo ulit. At ituturo ko sa inyo kung paano ipo-format. Dahil hindi basta-basta na galing dito ng SD card. Tapos ilalagay mo dito. Kadalasan yun ang problema talaga. Nagkaka-problema talaga sila dahil yung nakalagay doon para sinasabi na not compatible, hindi mababasa. At ipapakita ko rin sa inyo yung sample na ano yung lalabas at ano yung ating gagawin na para masolve ng problema na yun. Okay, at yun lang muna mga show. Tapusin muna natin tong video na to dahil mahaba na. At lilipat tayo doon sa tawag nito. Sa susunod na video na naman. Salamat sa pag view nyo sa aking video tutorial na to at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo mga show, mga guys, huwag naman kalimutan i-hit yung subscribe button, like and share, and salamat.